Magandang tanghali mga ka-Tekid DIY. Welcome ulit sa ating YouTube channel, Craft Tekid DIY Agritronics. Ngayong tanghali, ibabahagi ko sa inyo ang patungkol sa mga leggy na lettuce. Kung paano ba ma-identify kung leggy na yung inyong mga tanim at paano natin ito maagapan at anong posisyon ng ating garden na maaring masisikatan siya ng araw maghapon. So panoorin nyo ang video na ito. Bago ko ipapakita sa inyo yung leggy at saka hindi leggy na seedlings after 2 weeks nating mag-transfer, papakita ko muna sa inyo yung situation dito sa aking garden kung nasaan yung sunlight at saka saan yung nasisinagan at saka yung naaninagan lang ng araw. Kaya yun yung nagiging cause ng leggy na seedlings. So ang araw nandito, ito kasi facing east, itong side na to, yun naman facing south. So kung makikita nyo, may sinag ng araw doon sa mga seedlings na yon sa bandang south. Yung sa bandang east, merong may sinag ng araw, walang sinag ng araw. Tsaka medyo mahinang sinag ng araw. And then may sinag ng araw ulit doon sa pinakababa na dalawa. So ang naging situation dito, makikita nyo yung steel na beam na yon, tsaka yung sipar links na yon, natatakpan niya yung itong dalawa na layer ng PVC. So meron na silang shading na kaagad. And then itong mga angle bar na yan, nakaka-shade din yan sa bawat mga tanim na nasa tapat niya. So yan, walang problema yun dito sa taas. At then dito, wala rin problema. Pero itong part na to, yung dalawang yan, medyo nagkukulang sa sunlight. Wala akong gamit na shading net. Diretso lang yan na polycarbonate na rib type. Pero may problema pa rin ako sa sunlight. And then, ito rin sa part na to, mayroong GI na bubong. And then dito, itong mga to, nagiging leggy. Itong mga yan, yung pababa. Sa tatlo. 1, 2, 3. Walang problema doon sa may baba. Kasi yung east, yung morning sunlight, nasisinagan sila ng araw. Pero itong mga to, naaninagan lang itong dalawa. So yung mayan, itong mga to, pinalitan ko na yung mga tanim dyan. After 2 weeks na transplant kasi, ma-observe mo na yung seedlings mo kung magiging leggy dun sa location nila o hindi. So, papakita ko sa inyo yung difference ng leggy na seedlings at saka hindi. So, ito, galing ito, mga ito, doon sa kabila. Pinalit ko na sila dito. So, tignan nyo itong seedlings na ito. So, bilangin natin yung dahon. 1, 2, 3, 4, 5. May limang dahon na siya. And then, dikit-dikit yung kanyang mga dahon. Then kung ma-observe nyo, ito payat itong mga old na ano ito, yung mga naunang mga leaves niya nung maliit pa siya. Pero itong mga sumunod, medyo mataba na itong part na to. Mataba na yung dahon niya dito sa part na to.
So, yan yung magandang seedlings. Hindi siya leggy. So, yan. Hindi siya leggy. Kasi nga, mataba na yung dito sa part na to. Ito kasi mga unang leaves niya, itong mga to. Yung seedlings pa siya. So, okay lang yan na medyo payat. Pero dapat itong masumunod na ng mga dahon, dapat mataba na yung dito sa part na to. So, ito yung hindi leggy na seedlings. So, after 2 weeks ito na na-transplant. And then, ito naman yung leggy na seedlings. Ito mga to. Kung makikita nyo, yung kanyang stem, yung stem ng leaves, masyadong payat. Ito, galing ito doon sa part na yun. Tsaka dito. So, yan. Leggy na siya. So, may possibility na magiging leggy ito pag pinabayaan natin siya doon sa location niya. Or kung hindi sa situation nyo, kung hindi kayo nagtanggal ng shading na net, kung hindi kayo nagbawas ng shading. So, yan. Magiging leggy na ito paglaki. Pero, maaagapan ito kasi nga nandito na siya sa may sunlight. Mga ito, payat na yung payat itong kanyang mga dahon mula dito sa ibaba. O yan. So ito yung mga noong mga leaves niya, nung seedlings pa siya. Ito na yung mga sumunod. So dapat makapal sana ito para hindi siya leggy. So yan. Itong mga yun, ito, galing na ito doon sa kabila. After 2 weeks, nirorotate ko sila para makashare sila ng sunlight talaga. Ito, mga leggy. Yan yung pwedeng mga iba. Ito mga to, galing yan dito. So, kung ma-observe nyo, makapal yung kanilang dahon dito sa ibaba. Yan. Diyan na nag-iingay ulit yung mga aso ng kapitbahay. Yan, medyo makapal. Itong yan. Ito mga to, okay pa itong mga to. Okay. Ito yung maganda talaga. Yan. So makapal yung kanyang dahon dito sa part na to. Yan. Makapal na yung sumusunod. Lumayon din sa ibaba. Galing din yun, lumayon doon sa kabila. Sa east na side ng ating garden. Yan, nilipat na natin dyan after 2 weeks. And then, gagawin kong weekly yung kanilang rotation. So, observe ko lang. Tumato nandi, steady tumato dito. Ito yung mga transplant natin nung last week, nung sa ating nakarang video na transplant natin from germination diretso dito sa system. Yan, yung leggy din itong pag-isang to. Kasi nga, yan o. Tatakpan nun, natatakpan din ito. Ito kasi yung ating garden, hindi talaga siya naka-design for garden. Naka-design lang siya for pagsampayan. So, malalaki yung mga nilagay na angle bar. May kunting shading. So, yan. Nakita na natin yung pagkakaiba ng leggy at saka hindi pa leggy na lettuce. After 2 weeks nating ma-transfer yung ating mga lettuce, ma-identify na natin kung magiging leggy ba o hindi yung ating mga tanim. Kaya kailangan na nating agapan kung maaari. So sa mga may shading na mga greenhouse,
kung mapansin nyo na ganun na yung lettuce nyo after 2 weeks na pag-transfer, I recommend na bawasan nyo yung shading. So yan, and then yung mga nagbabalak pa lang na mag-set up ng kanilang mga hydroponics, maganda sa south nyo iharap yung inyong mga tanim. Tulad nitong aking tanim dito sa likod, naka-southward po yan. Kaya kahit na may shading dito sa part na ito, yan, shading na yan paghapon, at least meron siyang sunlight mula umaga hanggang alas dos ng hapon. So yan, samantalang itong nasa east, may shading na siya pagdating ng alauna. So ang ginagawa ko, nililipat ko itong mga to doon sa south, and then yung mga nasa south naman, nililipat ko dito sa east. And then sa mga may clouded naman na mga bubong, linisan nyo rin yung inyong mga bubong. So yan yung ating video ngayong tanghali. Maraming po salamat sa inyong panonood. Please continue to subscribe to our YouTube channel, Raftech DIY Agritronics. Maraming po salamat and God bless.